Magsitay na po tayong lahat at ating dasalin ang orasyon sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Ang Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Yesu Kristong anak mo, pakundangan sa pagkapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kawalatian sa langit alang-alang kay Yesu Kristong Panginoon namin. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggang siya nawa. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggang siya nawa. Walhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan naman ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit, maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit do'y umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mabalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng diwanag sa tiyag ay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit ngumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kaniyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kaniyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanina ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan
ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ganda ng ating ebanghelyo ngayon. Sa ganito pong klaseng talinhaga na ginamit ni Jesus, ang tawag po dito ay reversal of fortune sa English. Yun bang pagbabaliktad kung ano ka sa mga susunod na panahon? Kung titingnan natin ang talinhagang ginamit ni Jesus, yung mayaman at si Lazaro ay binigyan niya ng description. Mayamang saganang sagana sa pagkain at nagsusuot ng mamahaling damit. At si Lazaro ay sinabi naman niyang mahirap, may sugat at naghihintay lamang ng mga mumong lalaglag, yung mga kanin o tinapay na nalalaglag sa mesa, yun ang kaniyang hinihintay. Marami tayong realidad na makikita sa ebanghelyo ngayon. Ang realidad na kahit ikaw ay mayaman o mahirap, pareho tayong mamamatay. Kahit ikaw ang pinakamagandang damit sa burol mo o pinakasimpleng damit sa isang mahirap, lahat tayo haharap sa paghukom ng Diyos. Kaya tinawag itong gospel na ito na reversal of fortune upang ipakita kung anong klaseng tao tayo sa mundo bago pa man tayo makapiling ng Diyos sa langit. Yun ay kung dun tayo pupunta. Dahil sa realidad na ginamit ni Jesus, mayroong totoong impyernong maghihiwalay sa mga taong mabubuti at sa mga taong masasama. Hindi po masama ang kayamanan. Ito nga ay isang paraan upang magamit natin ito na makatulong sa iba. Nagiging masama ang kayamanan o perang meron ka kapag ito na ang nagiging paraan upang maging komportable ka at makalimutan mo naman ang iba. Sa panahon natin ngayon, ano ba ang definition ng mahirap? Sino ang gustong tawaging mahirap? Hindi ba parang wala na? Parang wala na ngayon tao na gustong tawagin siya'y mahirap. Bakit? Kasi pumapasok palagi sa atin yung pride.
Pumapasok palagi sa atin yung kapag sinabihan ka ng mahirap, parang nakakaawa. Ayaw natin ang realidad sa buhay. Tumatakas tayo doon. Ayaw nating masabihan ninuman na tayo ay naghihirap. Na kung tutuusin, talagang totoo naman. Kahit pumunta ka sa mga mahihirap na lugar or squatter area, kumpleto ng gamit. May washing machine. May ref. Minsan maliliit na bahay, may aircon. Ibig sabihin, may kapasidad silang magbayad ng kuryente. Sino ba talaga ang tunay na mahirap? Sa panahon natin ngayon, pati sa mundo ng social media, hindi mo naman ipopost doon na mahirap ka. Lagi mong ipopost doon, masaya ka, kumain ka sa mga restaurant, nagkape ka sa mamahaling coffee shop, namasyal ka sa magagandang lugar, at palagi mong inilalagay hashtag blessed. Nasaan ang tunay na sukatan ng pagiging mahirap? Sa Ebanghelyo ngayon, nakita natin ang kwento ng talinhaga na kapag walang saysay ang buhay mo sa mundo at walang patutunguhan ang pagmamahal na meron ka, wala ring saysay ang patutunguhan mo pagkatapos ng buhay mo. Kapag walang charity, kapag walang pagmamahal, yung mayaman, punong-puno siya ng yaman, pero wala siyang pagmamahal. Si Lazaro ay punong-puno ng kahirapan, salat na salat sa kahirapan, perong punong-puno ng pagmamahal. Napakadaling unawahin ng Ebanghelyo kung ating muling babasahin. Ito ay isang larawan. Ano ako ngayon sa panahon ngayon? At ano ako pagkatapos ng buhay ko? Ako ba ay alipin ng makamundong bagay na nawawala o nakatutok sa katotohanang forever na makakasama ang Diyos? Lagi po nating i-exercise yung maliit na charity o pagmamahal kahit na tayo ay nahihirapan. Huwag nating hayaan na tayo ay maging biktima ng reversal of fortune. Huwag nating hayaang tayo ay mauhaw sa pag-ibig ng Diyos. Huwag nating hayaang tayo ay maging komportable sa sarap ng buhay na meron tayo. Sa panahon ngayon, maraming tao ang hindi na alam ang salitang sakripisyo. Sa panahon ngayon, maraming tao ang ayaw na ng salitang mahirap. Sana sa mata ng Diyos, ang katotohanan ng buhay na meron tayo ay siya lamang ang makadarama nito at makakakita kung ano ang tunay na intensyon ng ating puso. Hindi po mababago ng magandang damit ang kalalagayan ng ating kaluluwa. Hindi po mababago ng masasarap na pagkain ang patutunguhan ng ating kaluluwa.
hindi po mababago ng magandang higaan kung saan ang ating kaluluwa ay pupunta. Mag-invest tayo sa bagay na tunay na pupuntahan ng tao na inaakay ng Diyos sa kaniyang kaharian, ang ginhawa ng kalangitan na naranasan ni Lazaro ay hindi kailanman mararamdaman ng mga taong nagsamantala ngayon upang hindi magpahayag ng pag-ibig sa iba. Sana kahit konting pag-ibig na meron tayo, konting pagmamalasakit na meron tayo, na hindi makakabawas sa ating pagkatao, bagkus makakadagdag kung ano man ang meron ka sa paningin ng Diyos. Huwag nating hayaang maputol ang pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa atin upang dumaloy. Hayaan naman nating dumaloy mula sa atin papunta sa iba ang pag-ibig at awa ng Diyos sa sangkatauhan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbabahagi ng kaniyang kayamanan sa pagsusugo ng kaniyang anak sa mundo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong naguumapaw na kabutihang loob. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Sa'yo Ama aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magstayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw ng paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Yesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ be sacred. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at susubo sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tao'y hindi lamang
sa tinapay na buhay, magkos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinapakinabang naming paghahain ay mamalaginawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng maawain at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati